But we ain't walking, we keep on dancing. That's how we rock it. 7,107 islands of BBC pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Piliin mo rin ang Okay mga kabayan, muli ho tayo nagbabalik sa live streaming. Ako po ang inyong host, Brother Travelers, Brother Dan. Isang mapagpalang umaga ho sa atin lahat. Ang oras ho natin sa Pilipinas ay ganap ng 4 na minuto bago sumapit ang alas 11:30 ng umaga. Kumusta ho kayo mga ka-travelers, mga ka-brothers, travelers? Ayan, kumusta po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Of course, binabati ko lahat ng ating mga kabayan sa iba't ibang panig po ng mundo, mga Pilipino, mga bagong bayani, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, saan man po kayo abutan ng ating live streaming ngayong umagang ito. Right? And syempre, kailangan natin batiin habang nagpaparami pa po tayo ng viewers. Binabati ko si Sir Roelio Cadorna. Ayan. May Ma'am May Perez Corazona. Austero, Jared Ray, Istaria Moon, Jing Corpos, Jared Ray, Lisa Bolongon, Al Bigata, Jessica Buenavista, Belen Kadungan, SG Abra Ram, Corazon Austero, Joy Barbosa, Angelina Barinique, Corazon Austero again,
Rosano Dupa, ayan, Rainbow 89, kumusta po kayo? Kaya Herxy, kamusta? Adali Best Vlog, ayan. Gawa mo pa ako ng ganito ha, yung kamukha ng background ha, yan po yung gumagawa natin ng mga background po natin. Si Adali Best Vlog, ayan. Si Braveheart. Nilda Nilda, shoutout po, ayan. Alma Bigata, Antonieta Valdez, ayan. ECTC 78, Maria Escalado, Juby Sarte, Tita Parida, Marley Paharet, Sara Iman, Elsie Chan, Jasmine Rodriguez, at Bayot ni Rakista. Ayan. Josefina Goso, ayan. Oyen, Moon, Isha, OFW. Oy, Doc, kamusta ka na ha? Kamusta dyan sa Malaysia ha? Mukha pumayat ka. Jing Manuel, good day po sa inyo. Nina Arcalde, Jacob Torres, Bernard Castillon, at Jared Ray again. Ayan. Dela Taguno, shout out. Ito, pag-uusapan natin. Napakaganda, mga kabayan. Pag-usapan natin, mga kabayan, na-alarma ba itong mga kongresista? Ito yung issue ngayon, kapansin-pansin, mga kabayan, na itong mga kongresista, na-alarma, patikim pa lang, sa patikim pa lang, mga kabayan, nang maalala nyo, mga kabayan, yung rally na nakaraan, ano, dyan po sa prayer rally po, dyan po sa Aliwasan Bonifacio. Ano? Nag-umpisa po ito noong nag-rally po tayo sa Davao, yung Maisog Davao, yung mga kongresista tahimik. Very wala silang komento, ano. Dumating pa si Amy Marcos doon, dumating pa si BP Sara, sina Bongo, tahimik. Nung sa Maisog, Cebu, tahimik. Aba, eto na. Nung ang rally ho ay pinuntahan na po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dyan po sa Liwasang Bonifacio, na-alarma na ang mga kongresista. Na-alarma na ho sila. O, eto, papakita ho natin yung atin hong, atin pong ebidensya. Na-alarma ho eh. Ha? Bakit kaya mga kabayan na-alarma ho itong mga to? Ha? Tingin nyo, ano kaya nangyari? Bakit parang na-alarma ho itong mga kongresista? Bigla nagpa-press conference. O, di ba? Ilagay ho natin yung ating ebidensya. Baka sabihin eh, wala tayong ebidensya. Ano ho? Ilagay po natin yung ating mahiwagang ebidensya. Umpisahan ho natin dito kay dito sa babae. Ha? Na kongresista. Teka lang ho, inaayos ko ha. Sabi ni April Tan, no, that's the sign, natatakot na sila. di ba? Bigla ho nagpa-press conference itong mga kongresista. Biglang-bigla ho nagpa-press con sila. Yun nga po eh. Tapos yung mensahe nila, dalawa to ha. Isang lalaki, isang babae. Pero for the meantime, ito muna pong, ito muna pong babae ang atin pong ipapanood sa inyo. Ito yung mga topic natin na kongresista na alarma na kay BP Sara at Tatay Digong. Pastor Kibre, gusto lamang gantihan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit po ang mga DDS vlogger ay pinapunta po dyan po sa Davao? Buong detalye pong ibibigay po natin yan. Anyway, ilagay na ho natin mga kababayan. Ayan na. Ayan yung press conference nila. Lagay na ho natin. Pakinggan nga natin. Adjust na konti. Wala pa. Adjust na konti. Ayan. Ito ho yung press conference nung ng mga kongresista na naglo-loading pa lang ho. Uy, thank you. Maraming salamat sa lahat-lahat at maraming salamat sa pag-imbita sa amin ulit dito sa tuwang
Ayan, medyo nagbabuffered ho yata, ano. Anyway, maraming salamat nga po pala sa... Ako? Mukhang nalalaglag ako. Pag piniplay ko na naman, pag itong oras, nalalaglag ako, ha. O, maraming salamat mo pala sa Mugs. Ayan, o. SMNI. Sarap. Ayan, ha. Ayan, maraming salamat po sa regalo po sa aming mag. Oh, grabe, oh. SMNI News Channel. Ha? That truth. That matters. Ayan, ha. Maraming salamat po sa regalong baso. Napakaganda po. Pangkape talagang, no? Ha? Ito. Tatry ko ho i-play, ha. Kasi, oh, nalalaglag ho, eh. Nalalaglag ho pag itong oras. Kapit lang, nalalaglag ho tayo. Oh, ito ho, pakita nito. Tagaliwan si ano, tagaliwan nito. Ayan, ito, ayan. SMNI Mug, special edition, niregalo po sa atin nang pumunta po tayo sa Dapaw. Ayan, isa po sa mga, yan, napakaganda, oh, SMNI, oh. Oh, siyempre, lagyan natin ang gatas para masustansya. Oh. Eh, nawawala ho pag pina-play ko. Ano ba to? Eh, ito nga ho, mga kabayan. I-try natin ulit. Ilagay natin. Kapag pina-play ko, ano nangyayari? Nalalaglag. Tuwa naman tayo na for this week, ang daming natapos ng Kongreso. So kapag umuwi kami sa distrito, eh, hindi tayo nahihiyang sabihin sa sambayan ng Pilipino that Congress did its work, Congress delivered, and Congress is truly the voice of its people. At kaakibat nga dito, nang naipasa natin on second reading yung economic chacha, sumabay dito yung balita ng ating mga seafarers, yung 17 na na-hostage ulit ng Houthi rebels. So, napaka-sakit nun na nare-realize mo ulit na... Again, magandang umaga po sa ating lahat. This is Congre Reyes of Anakalusugan Party List. Happy to be here ulit dito sa ating daily press con. Ready to answer questions din po. And kami maligayang nag-report na may mga progress din po para sa Congress, yung ating mga bills and other advocacies. And we'll be happy to report po, particularly sa advocacy po namin with regards sa healthcare. Sige, go ahead. For my part, this wala na akong sasabihin. Ganda, intayin na lang ko yung mga katanungan. Naka po, kilala ko yan. Si Dolpo. Hindi po ba? You want to ask questions, you want to find answers, then we will give it to you straight up. So, I guess we can start the question and answer portion. Salamat po. Salamat po. May call on Billy Vegas from Abante Politico for his questions. Magandang umaga po. Hingi lang po ng reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na parang sabi niya naglalakwatsa lang daw si Presidente abroad. Ayan na! Well, teka. Alam niyo ho ba yung tanong na yan, yung paglalakwatsa? Yan ho, yun pong tinanong natin doon po sa nung nasa Davao ho tayo. Yan ho yung tinanong natin, eh. Yung patungkol sa travel. Ah, naalala po nyo nung kabakailan, ito nga. Nagtanong ako tungkol sa travel, anong masasabi nyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Mayor, dyan po sa pagka-travel-travel, nitong si McCoy Jr., di ba? Ito ang sagot. Kung titignan ho natin, iba-iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si ERAP, well, short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, di ba? And even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo.
actually, kung titingnan mo, we in the media know, we know. Anong bilog na pula po? Ano bang ginagawa ng Pangulo? Anong sabi ni ano ni John? Anong sabi? Rodan, anyari sa waiting mo, bakit bilog na pula? Anong bilog na pula po? May bilog na pula po ba? Saan po yung bilog na pula sa YT ko? Wala akong makita bilog na pula. Alin po sinasabi niyong bilog na pula? Sabi ni ano, sabi ni Yebeta Abellas, Rodan, anyari sa YT mo, bakit may bilog na pula? Anong bilog na pula po? Saan po yung bilog na pula? Hindi ko makita eh. Check nga natin. Ha? Ah, okay, sige. Okay, sige, tuloy natin. Ito mga kabayan, ito naging bunsod po ng tanong ko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nag-ugat po ito doon po sa tanong ko sa SMNI na pinalitan lang po ng pangalan, dapat gikan sa masa para sa masa. Question and answer po ang pinalitan ng pangalan. Anyway, tuloy ho natin. Ito yung paliwanag. I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasamahan ho ninyo na sama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them. Yung mga ginagawa ng Pangulo doon. Fidel B. Ramos, same thing. Ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. You have Fidel B. Ramos, na biyahe din. And then after that, yun nga si ERAP, and then GMA, biyahe. And then si Pinoy, may mga biyahe din. Oh, ito. Ang sagot ho nitong si Congressman Erwin Tulpo. You know, kaya, alam mo, kaya bumibiyahe itong si Kuting to get investment para makakuha ng investment. Makakuha ng investor. Ano? Ang tanong, may nakukuha ba? Ang tanong ng taong bayan, meron bang investor pumapasok? Ang tanong ng bayan, meron naman siya nakukuha, puro pledge. Nakarataon, ganyan din ho yung kanang, kumbaga sa ano eh, yun din ho ang rason. Hindi ho ba? Nung nakaraang taon, bumiyahe siya, pledge ang dala. Pinagpatuloy pa rin niya ang pagbibiyahe, hanggang ngayon, pledge pa rin. Di ho ba? Kapit lang, kapit. Nawawala tayo, nilalagin tayo. Ayan, tuloy. Si Pangulo Duterte, wala masyadong biyahe. So, bawat administration, kanya-kanyang strategy. And the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investments natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po ng constitution natin. Ayun! Kailangan palitan ng tsa-tsa. Kailangan maisulong ang tsa-tsa para gagawing dahilan. Kaya wala daw pumapasok na investor in spite the fact na talaga hong itong si Makoy ay patuloy ho ang paglabas-masok sa ibang bansa. Ang dahilan ho, kaya wala daw hong nag-i-invest dahil kinakailangan palitan ng provision. Palitan ng konstitusyon. Ito na tayo eh. Narinig ko ninyo, di ba? Klaro sinabi ni Senator Tulpo. Napupuna kasi yung biyahe niya. Pag uwi, wala naman dala. Kasi kinakailangan natin palitan yung economic provision. Anong connection ng economic provision? O di sana yung pala motibo niya, wag muna siyang bumiyahe sa ibang bansa, palitan mo muna yung economic provision na sinasabi mo. Bakit pala ang labas? Ang problema pala, sinasabi niyo, yung economic provision, o di dapat pinalitan niyo muna economic provision natin bago siya lumabas. Hindi kayo lulusot. Ha? Hindi po kayo lulusot dito.
Hindi namin kayo palulusutin. Tignan ho ninyo, ha? O, kasabi niya lang ho, at yun na, napupulaan ng presidente. Kasi, kada travel niya, yun nga, napapansin ho yung pag-travel-travel niya. Eh, problema dito, kaya walang nakukuha travel sa kaka-travel niya, wala kukuhang investor. Kasi nga ho, eh, yung economic provision, o, cha-cha tayo! O, di ba? Cha-cha-cha! Charara, cha-cha-cha! O, tuloy tayo, mga kabayan, ha? O, paano ko mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolusyon ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin. O, teka. O, edi dapat hindi muna siya lumabas ng bansa. Hindi muna siya gumastos. Hindi mo ba? Gonggong ang tawag dyan. Kamangmangan. Bakit? Eh, dapat hindi muna ho nagtatravel-travel itong si Makoy Jr. Dapat inayos niya muna yung problema. Yung pala nakikita yung problema eh. Nakikita pala ng mga kongresista yung problema. Bakit ka lulusob sa gera na alam mong mamamatay ka? Bakit ka pupunta sa gera na wala ka namang mapapala? Sa mga tweet baga, mga kababayan, niloloko lang ho tayo ng administrasyon. O, ang sabi ninyo, kaya wala nag-i-invest dito dahil kinakailangan mapalitan ang provision o ang economic, yung 1987 Constitution patungkol sa ekonomiya. Eh, yung pala problema eh. O, di lang ayusin ninyo. Eh, problema, alam nyo lang may sira, may tama, nagta-travel pa rin. Aba, ayan. Huling-huli. Sinong niloloko nyo ngayon? Ang taong bayan. O, yung pala problema eh. Hindi naman pala problema yung mga investor eh. Ang problema pala yung economic provision. So, anong dapat gawin? O, palitan yan. Ito, palusot na lang ho nila para ho ma-aproban yung hong chat-chat-chat-cha ho nila. O, di ba? Oh. Shout out to sa mga bagong pasok, ha. Klaro, klaro na itong ginagawa ho nila ngayon sa ating gobyerno, sa mga mamamayan, pinapaikot ho tayong parang trumpo. Tuloy. 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms na I believe dinidinig din sa Senado or what's going on in there. So going back to your question na bakit maraming biyahe, eh, kanya-kanya hong diskarte. Hindi lang naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami. Okay, gumamit ng mga jurisprudence. Hindi naman si Marcos, hindi niya nasagot. Ibig sabihin, kino-compare niya ho mga kababayan yung previous na mga administration dito. Sagutin mo lang mga, bakit nga ba travel ang travel? Anong napapala niya sa kaka-travel? Yun ang gusto malaman ng taong bayan. Hindi po yung ano tanong na ikukumpara mo si Pinoy, ha? Ikukumpara mo si Gloria, ikukumpara mo si FBR. It's nonsense to compare. Mr. Tulpo, walang kapuluhan yung sinasabi mo na ikukumpara mo. Ang tanong, yung ba pagka-travel-travel, ha? Ditong si Makoy Jr., anong napala? Yun ang tanong eh. Ano ang napala? Teka lang, papatay ko ito. Malalaglag ako dito. Teka lang, baka malaglag ako. Pakipatay mo ito, malalaglag ako.
Yan. Oo. Yun ho yung pinakapunto ni Vista ron, mga kababayan. Hindi niya tinatanong kung paramihan, kung anong diskarte. O sige, may diskarte. Ang tanong, pagbalik, ano ang napala ng pagta-travel? Meron ho napala. May napala ho. Anong napala? Ang napala po dito, mga kababayan, gumastos po sila ng pagkalaki-laki. O sabi ni Wilma Aviero, kaya daw po walang investor kasi malala ang korupsyon sa Pilipinas. Pag-iho tayo. Pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam mo? Oy, ito. Ma'am, hindi po namin kino-question yung pagta-travel eh. Ang question namin yung ibinabalik niya pag-uwi. Sige, mag-travel ka na mag-travel. Globalization. Pagbalik, ano ang napapala? Di ba last year, ganyan din ang ginawa ko niya? Travel din ho? How many days travel? May napala po ba sa mga bansa? Po, yung, asa na yung mga pledge? Asa na yung mga pangako? Para lang itong bugas. Oh. Ha? Di ba? Para lang itong bigas. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Oh, di ba? Ipagtatanggol nyo pa. Ang hinahanap ng taong bayan, resulta. Hinahanap ng taong bayan yung investor na sinasabi niya. Ha? Thank you very much sa kaya na Sol Emma. Opo, maraming salamat po sa new member. Di ba? Yun po, hindi ko tinatanong dito kung ito ang kailangan gawin ng ano ng presidente, kinakailangan globalization. Pero ang taong bayan ang ginagastos ho dyan, hindi naman po, mabuti sana kung gumagastos ka. For example, ganito. Oh, aalis ako. Bakit? May business trip ako. Oh, di ba? Business trip. Pagpunta mo ron, ano na pala mo sa business mo? Baba mo. Maganda. Marami tayong investor na, eto, pumirma yung investor sa atin, sa kumpanya natin. Ganon! Okay, kailang implementation yan? O by 3 months from now. O, eto, may pumirma na sila, kasunduan na, okay na. Eh dito, wala eh. Bakit? Jurisprudence natin. Last year, puro travel, pledge. Hanggang ngayon, wala pa rin. O, ngayon na naman taon na to, travel na naman, pagbalik, wala, matatabunan ho ng issue yan. I thank you very much po, Ma'am Monterey, ha. Maraming salamat po, ayan. Alam nyo, ang dali nila magpatabo ng issue. Pagkatapos yan, para matanggal ho yan, yung mga travel-travel na yan, may puputok na issue, palalakit, mawawalan sa taong bayan nyo, kaisipan nyo, uy, nasa na yung pinangako ni Kuting na ano, di ba? Nawawala na ho. Ha? Di ba? Lumulubog na. Tuloy tayo. Nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. Kakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba? Ano ma'am? Ano sabi mo ma'am? Kapag investor ka, official ka, pwede kang mabudol. Eh yung pumupunta ka, nambubudol eh. O, di ba? Kaya nga pumupunta siya doon para mambudol. Pilipino nga na, binudol niya eh. Ah, poner pa kaya. Sino kaya bansa ang magsasabi na yung mga kababayan mo, binudol mo eh. Kami pa, bubudulin mo kami. O, di ba? Tuloy ko tayo. Yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas
at yung mga Pilipino naman naghahanap ng possible collaboration with other countries. Mukha nahihirapan siya dumipensa. Mukha nahihirapan nung dumipensa itong mga to, itong mga, ano ba ang purpose itong press conference ito? Parte pensa si Kuting. Hirap na hirap po sila magdepensa. Sabi siguro to, birang buhay naman to. Kung hindi lang ako kaalyado nito, kung hindi ako nakikinabang dito, malamang umalis na ako eh. Sa totoo, hirap na hirap na po silang depensahan itong si Makoy Jr. O, kita ninyo, wala silang may report. Ang pinakabuod niyan, ma'am, yung report ninyo na ipagyayabang ninyo sa taong bayan na alin, ah, kung ako ang magsasalita dyan, kung maganda ho performance yan, bawa kung nagpa-press conference, napakasandali na po yung gagawin ko dyan. Magsasalita lang ako dyan, sasabihin ko, ito po yung report po natin dyan, nakita nyo naman, nung nakaraan, bumiyahi po ang ating presidente, at nagdulot po ng napakagandang mga proyekto at investor na dumagsa po sa atin dito. Report ang kailangan ng taong bayan. Hindi po puro alibay. Nung pumunta sa ganitong lugar, sa bansang ito, ito aktwal na atin pong napakinabangan sa ating paglakad. Ito ho, puro ho, diversional tactics. Hindi sila makapag-report kung ano ang accomplishment accomplishment ni Makoy Jr. Walang ganun. Walang accomplishment sa pagka-travel. Kaya nga sabi niya, nabuko na nga kay Congressman Tulpo, ang sabi ni Congressman Tulpo, this is it. This is it, sabi niya, ito nga sinabi niya na, kaya wala nangyayari sa pagka-travel, napupunan siya kasi, kailangan mapalitan natin yung economic provision natin. O, diba? O, yun ang ibig ko sabihin. So, ang mali pala, kaya wala nag-i-invest dahil dun sa economic provision. So, ang tanong naman ng taong bayan, kung may mali pala at ayaw ng mga investor na ibang bansa dahil may humahadlang na economic provision, bakit labas pa ng labas at gumagastos ng pera itong si Makoy Jr. para pumunta sa ibang bansa? Tuloy. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa naggugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuhin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas... Yun nga, anong trabaho? Travel na trabaho? Ma'am, letra for letra, trabaho. Wala ho kayong inire-report sa taong bayan sa ginagawa ho ni Makoy Jr. sa travel niya. Ang kailangan ho ng taong bayan, yun ho report niya kung ano ang napala niya. Hindi ho yung puro kwento ng kwento, wala namang kwenta. O, diba? Totoo naman eh. Real talk tayo. Maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa. Because when we hit government, when we keep on criticizing government without... Teka. Tulungan daw natin ang gobyerno. Paano mo tutulungan ang gobyerno? Wala namang nire-report na matino sa taong bayan. Suporta ka ng suporta. Nasaan? Magpakita muna kayo ng pruweba at ebidensya. Sabi ni Congressman Garino, if you hit the government, if you criticize the government, hindi tayo nakakatulong. Kaya nga nating binabatikos ho itong mga to eh. Bakit? Kasi nga wala ho tayong nakikita. Bawal daw mag-criticize. Naku po, ano to? Marcelo? Marcelo? Ayan. Think forward the proper solutions. Ang babagsak niyan, hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And, Bukod sa, talaga babagsak ko ang presidente, bakit? Kapag walang ginawang matino ang presidente ito, taong bayan ang naglagay, taong bayan din po, ang mag-aalis.
Baka nakalimutan ho ni Congressman Garin kung sino ho ang naglalagay sa posisyon. Kahit sa kanya, baka akala niya appointed congressman siya. Taong bayan ang naglalagay, taong bayan din ang magtatanggal. Oh, kayo ho ay trabahador ng taong bayan. Ah, nilagay kayo dyan para magtrabaho para sa amin, para sa akin, para sa inyo, sa mga nanonood dito. Kayo ho ay nilagay dyan para paglingkuran kami. Ngayon, kung kayo ay nagtatrabaho at hindi naman effective ang trabaho nyo, at syempre, dapat kayong makriticize. And you are subjected to criticize, to scrutinize etong mga to. So, tuloy ko tayo. I have high respect for our former president. Minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap rin kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumaki... Nag-joke daw, at lalo official na tinatamaan. Kapag tinamaan ka, kapag hindi totoo, okay lang. Pero pagka tinamaan ka, tasaktan ka, umaray ka, ibig sabihin, totoong mga walang kwenta kayo. Eh kung wala, hindi totoo yan, hindi kayo mapapress con. Di ba? Ganda kasi bliho yun. Tuloy tayo. Malabas ang ating mga opisyal. At kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president, but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders. Pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating islands. So mas mahirap yung cost on managing. Huwag mo na kaming bulahin. Sabihin mo lang kung ano yung accomplishment. I-report nyo. Andami pa sikot-sikot eh. Ha? Napakasimple ho mag-report kapag maganda ho ang kapag ang sinusuporta mong presidente. Napakadali ho mag-report. Magre-report ka lang. Why I stand to the president? Because of this following. You know, the reason why I'm standing besides of the presidents, kasi kada travel niya, ito ang nakukuha natin. Ito wala eh. Paikot-ikot, binobola lang ho tayo nito. Loy. The economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Balik tayo sa Pilipinas, bakit nga ba marami sa atin ay nagbabasketball? Di ba kapag nagbabasketball, gusto natin nagbabasketball yung ating mga anak na lalaki? Dahil nagkakaroon sila ng mga kaibigan at yung mga kaibigan na yon ay nakakausap nila for possible networking. Tama ka. Nagkakaroon ka ng maraming kaibigan. Di ba, maraming kaibigan ka, nagkakaroon ka ng maraming kaibigan, kaibigan sa ganito, ginawa pa halimbawa yung basketball. Ano? Yan, kami ho, ako basketballista ako. Oo naman, nagkakaroon ako ng maraming kaibigan, nakikilala ako. Pero the near fact na nandoon ka, ano ho, maging kaibigan ka, hindi naman lahat siya nagtitiwala sa'yo. Tandaan niyo ho yan. Tuloy tayo. Yung iba dyan, pag medyo social, nag-golf. O ano nangyayari sa golf? Konti lang. Ang karamihan ng pumupunta doon, hindi naglalaro eh. Karamihan ng pumupunta doon ay naghahanap ng makakausap para magkaroon ng alignment at collaboration. O, parang sinasabi mo, parang na... Actually, alam ko yung sinasabi niya. Ha? Yung nakikipagsosyalan ka. Ha? Naku, alam nyo ha, mga kabayan, totoo lang ko, ano, isa lang ho ito sa mga pinag-usapan natin. Pero ho, tanggalin ko na ho itong sigarin. Wala naman tayo mapupulot dito. Puro baka mamaya ma-high blood pa ho ako kay Garin. Ano ho? Madaling salita ho, meron ho tayong isa pa na pag-uusapan. Yan ho, patungkol sa travel na yung tanong. Wala naman matinong sinagot ho dyan, mga kabayan. Ah, yun ho yung tanong ko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kay Mayor. Mayor, ano po ang masasabi po ninyo? Ah, sa kay Bongbong Marcos na dito sa Panay ang travel po niya, at kamakailan ay galing ng Australia at bumalik, naghakot pa at ngayon ay umalis na naman, pumunta ng Czech Republic at Germany.
Yan ho yung tanong ko, kasi bakit? Para malaman po natin to compare the former president and the president right now, present time, yung kanila hong differences at ano yung napapala nila, at the same time, gusto ko ring marinig yung may nagpaparihab ba? May nagpapagamot ba no? Diyan sa ano sa Germany, di ba? Anyway, tanggalin na ho natin si Garin, you know? Kasi oh, dalawa ho 'yan. Ha? Oh, ito pa yung isa. Ito ano to eh? Itong isa. Tanggalin na ho natin si Garin. Ito ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pangalawa naman, na alarma po sila kay BP Sara. Ha? Na alarma na po sila kay Inday Sara at kay Tatay Digong. Pati ba naman yung pagpunta ho dyan sa prayer rally ni Inday Sara, kinabahan na sila. Ayan ha. O, teka lang. Op. Lagay ho natin sa StreamYard. Pati ho yung pagpunta po mga kababayan ni Inday dyan, ang ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, aba, big deal pa pala sa kanila to. Kinabahan na sila. Ayan ha. Ito na ho. Ito, pakinggan ho natin. Ito tungkol naman po sa rally to. Sa Liwasan Bonifacio. Pakinggan nga natin. Congressista rin ito. Press conference dyan. Pakinggan natin. For me personally, no? In terms of her call for resignation, I think... Oh, teka. Ito ba yung Dimaporo na taga Mindanao na lahat na nakaposisyon ngayon sa dyan po sa mga gabinete, USEC, ay puro Dimaporo? Akala nyo, hindi ko alam. Meron pang isang abogado na Dimaporo din. Meron pang babae, Dimaporo din, na nakapwesto. Sa mga nakapwesto yung Dimaporo? Yung babae, nakalimutan ko lang eh. Nakita ko yun sa ano eh, sa kay Rizonte Virus eh. O, diba? Dimaporo. Anyway, pakinggan na natin ito sinasabi ho nitong taga Mindanao na to, na Congressman si Dimaporo. That is the prerogative of our president. The litmus test is when she has lost the faith and confidence of our commander-in-chief. And that is President BBM. And that will be the only time that she should really resign. Do the right thing and resign. Ito, nag-ugat ho ang usapang ito sa panawagan ng taong bayan na Bombong Marcos, mag-resign ka na. Ma'am Lalas, ma'am, shoutout po ah. O, diba? O, tuloy ho natin ang shoutout sa mga bagong pasok. May kalang shoutout po sa inyo. Ito, tuloy ho tayo. If the president no longer believes in her. Secondly, her participation in the prayer rally, I only saw tidbits of it. Who I saw on the stage were Senators Bato and Senator Bongo as far as national figures. From what I heard and I saw, VP Sara was among the crowd. No? Ayan! Oh. Nagpa-press conference sila tungkol po sa Liwasan Bonifacio nung dumating po si Inday Sara Duterte. Dumating sina Robin Padilla, sina Bongo, Bato de la Rosa, si Ipe Salvador, Media Daldea, sino ba? Former Congressman Jing Paras. Sino ba nandito na natatandaan ko? Yun na lang tanong ho. Ngayon, bakit to sila? Shout out sa iyo kay Spencer ha. Bakit to sila na alarma? Bakit sila nagpa-press conference? Di ba? Bakit to sila nagpa-press conference? Doon sa rally. Sabi ko nga ho, ito logic niyan. Noong maisog Davao, yung mga kongresista, tikom. Dumating din naman si Inday Sara doon eh. Nagsalita pa. Dumating din naman si Senator Bongo ron eh. Hindi nga lang nagsalita. Dumating din si Senator Aimee Marcos doon. Si Pamor. Bakit doon hindi kayo nagpa-press conference ng ganyan?
Tingnan niyo pagkakaiba ano, yung comparison no natin. Yung sa yung Maisog Davao, same person, nando si Ipe, nando doon si Amy, nando si BP Sara, nando si Bongo, ha? Pero walang press conference na ganito. Nagsalita pa si Inday Sara doon sa Itablado. Nung sa Cebu, ganun din. Ngayon, umusad na po ang pinagsalib na Maisog at ng sumusuporta po kay Pastor Apollo Kibuloy. Aba, teka. I thank you very much kay ano ha, kay sana pa kulay po ha. Naalarma sila. Ano ibig sabihin nito? May nangyayari. Kinakabahan na po sila. Ha? Ibig sabihin nito, effective po. Ha? Effective po. Lalo na nung nagsalita po ang ating mahal na mayor, former President Rodrigo Roma Duterte, si tatay sa Entablado mismo. Ha? Dito na po sa Luzon, na alarma na sila. Oh, di ba? Yan ho ang sign na naalarma sila. O, di ba? Naalarma na po sila. Kumbaga, naalog na sila. Tuloy ho natin. Among the crowd, talking to the people. And we don't really know what her purpose is there. O, congressman, hindi mo pa alam. Hindi mo pala alam. Obvious naman ba? Hindi mo alam ang purpose ni Inday Sara kung bakit nando doon siya. Hindi mo ba napanood yung mensahe niya? Ha? Na sinusuportahan niya si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mo ba narinig ang mensahe? Ha? Na dinadawit siya ni Risa Hontiveros sa mga barel? Mamaya ho natin didiscuss yan tungkol dyan. Kunyari, hindi nila alam kung bakit nandoon si Inday Sara. Samantalang nagbigay at naglabas na ng pahayag itong si Inday Sara sa pagsuporta po kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi nyo pa alam ang dahilan? Ang hina naman ng mga resource person ninyo. Ha? O, diba? Sabi, hindi namin alam kung anong dahilan bakit nandoon si Inday Sara. O, hindi ko alam kung nagkukunwaring hindi alam, ano ho, o sadyang natakot lang talaga sila. Ito na ho eh. This is it. O, pakinggan natin. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, you know, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kaya President Bongbong Marcos. Hoy, nakikiusap ang kongresistang ito. O, takot na sila. Takot na ho sila. Narinig nyo? Ha? Hindi ko alam kung bakit nandoon si Inday Sara. Hindi ko alam kasi nandoon si si Mayor, si mahal nating Tatay Digong. Kasi hindi ko alam kung nandoon siya para i-neutralize niya. Eh sana naman, nakikiusap na ngayon. Marunong pala kayong makiusap? Marunong pala makiusap ang mga kongresista? Sabi niya, ito ha. Ang sabi niya, sana naman, huwag ganun katindi ang banat ninyo. O, di ba? Kanino? Kay Kutingoy, may nakapasok ko. O, teka lang, teka lang. May nakita ko, may nakapasok ko. Hindi nyo binabantay yan kasi, sabi dito, ito, yung kaso ni rapist noong 2015 na absuelto lang noong presidente si... I would like to cite and contempt itong sundot para hindi ka na kumita. Tanggalin natin, ha? May nakapasok ko eh. Pag-batay niyo yung mga trolls para wala sila ma-report. Kapit, nalalaglago tayo. Kapit lang, ha? Kapit lang po. Repress lang ho kayo. Kapit lang. Kapit lang ho. Lagugurgor.
O, kapit lang ko, kapit. Tuloy tayo. Of course. Because she is still his cabinet secretary for education. She can still do so much good for our nation. And it really was, you know, a wonderful thing for all of us, the Mindanaoans, I think also the Visayans, and also for the Ilocanos, Northern Luzon, to see the two together, the UNI team. Ito, bakit po sila nagsasalitang ganito? Kasi yun, na-alarma na nga po sila. Ha? Na-alarma na sila, natakot na sila. Ha? Kapag si Inday Sara tumayo, kapag si Inday Sara, sinabi niya na na, tama na, sobra na, sibakin na. Ang bomba po, mga kababayan, hawak po ni Inday. Baka nakakalimutan po ng sambayan ng Pilipino, lamang po ng 1,000,000 bilang vice presidente si Inday Sara kay Makoy Jr. Kapag si Inday Sara ang nagsalita at itinaas na, taong bayan lalabas na. Kaya ho, takot na takot sila kay Inday. Inaalagaan po nila ngayon si Inday. Bakit? Pag nagsalita si Inday laban kay Bibi Mau, tapos na ho ang maliligayang araw nitong si Bibi Mau. Bakit? Isipin mo sa lahat ng ratings. Nangunguna ho siya sa survey. Siya ang pinakamahusay. Tapos magsasalita siya laban kay Makoy Jr. Ano tingin nyo ang mangyayari, mga kababayan? Gulo na. Lalayas siya sa Malacanang kamukha nung kanyang tatay. Imbis na sa Paway, sa Hawaii dinala. Ayan. So, klaro ho, klaro. Ang susi po, mga kababayan, na kay Inday. Pansin ninyo, tahimik lang si Inday. Si BP Sara, tahimik lang siya. Pero dito pa lang ho, mga kababayan, sa mga miyembro po ng KOJC at sa mga maisog, marami na. Hindi pa po naglalabas ng pahayag si Inday Sara laban kay Bibi Mau, may kasabihan tayo. Kapag puno na ang salop, dapat nang kayusin. Tingin nyo ninyo, yung nagda-number one na mabango ang pangalan, kapag yan ay nagsalita at binulgar na ang mga pinagagawa nitong si Makoy Jr., wasak! At matatapos na ho ang paghihirap ng taong bayan. Dito lang ho pinapakita ho sa press conference na to, you know, mga bayan. Sa press conference na ito, pinapakita nila na, teka lang. Ano kami dito eh? Alanganin na kami dito. Magpa-press conference tayo. Nakikiusap na ang mga kongresista. Hinay-hinay lang, Mayor. Tatay, hinay-hinay lang. Kasi kapag nagsasalita ka, ang taong bayan, umaalsa. Tatay pa lang po ang nagsalita. Wala pa po si Inday ang anak. Diba? Kaya ho, alarmado po sila, ladies and gentlemen. Hindi, bakit sila pa press conference na ganito? Kasi nga ho, mga kababayan, again, uulitin ko, kaya sila pa press conference to, is the sign of, natatakot na sila, kinakabahan na sila. Parami na parami ang tao. Sa kaman tatanong nga po pala, may rally pa bang magaganap? Ayan ang tanong. Opo, meron pa.
May rally pa pong magaganap. Sunod-sunod pa po ang mga rally magaganap. O, di ba? Marami pa po ang rally magaganap. Ah. O. Kaya nga, no, cabinet secretary nga si BP, pero kaya kinaklaro nila, kakapinili yan, sinisiraan nila. Yan na ho, hindi na ho nila masiraan eh. Yan ang problema, mga kabayan, ladies and gentlemen. Yan ang maging problema nila dito. Oh, nakita ko to. Pag-analyze ko, hindi na ho nila ma-take down si Sara, kaya kinakatakutan ho nila na magsalita ho si Sara against Bongbong Marcos. Why? Yan ho ang iniingatan ho nila. Yan, pag yan sumabog, pag yan pumutok, nagsalit puwersa na, nagsalita na, pero ho, nakikita nyo naman, kahit hindi ho natin sabihin na kinakailangan magsalita, sabi nga, makikita mo naman sa kanyang gawa. Actions louder than words. Pagkatama na yun, pakitama lang ha. So, makikita mo na, makikita mo na dito, yung pagsuporta ni Inday Sara sa pagpunta niya sa Maisog, sa pagpunta niya sa rally diyan po sa Liwasang Bonifacio, hindi niya na ho kinakailangan magsalita. Enough na! Action is louder than words. Ayun. O, di ba? Enough na. Action speak louder than words. Yun. Thank you very much. Ayun. O, di ba? Bobo ka na lang talaga pag hindi mo na unawaan kung bakit, kapag ka hindi mo na unawaan kung bakit nandoon si Inday Sara to support Pastor Apollo Quiboloy. You know, ang motibo niyan, yung panggigipit, mantakin ninyo, pati si Inday Sara, si Tatay Digong, di na may damay pa, diyan sa usapin na yan, tanggalin na ho natin to. Oh, eto. Papasok na ho si Inday Sara at saka si Tatay Digong sa usaping ito. Bakit nga ba kami pinatawag, mga kababayan, sa Davao? Oh, eto ho kung may ebidensya ako ha. Ang totoo po niyan, mga kabayan, teka lang. Ang totoo po niyan, mga kabayan, meron po ang ating kaibigan na si MJ Mondihar. Shoutout sa iyo, bro NJ, ha? Mamayang gabi, panoorin niyo po kami sa SMNI at saka sa DSR. May interview po tayo dyan. Mamayang gabi po yan. Okay. Ito. Ha? May pinuho ni MJ dito na naglalakad siya sa Glory Mountain. Yan. Sa Glory Mountain. Then, ang sabi ko, Idol, sabi ko, Lord, sabi ko, sana naman, sabi ko, minsan makapasyal ako dyan. Ay, totoo to. Diyan sa Glory Prayer Mountain at Glory Mountain, nag-message po ako kay MJ. Lord, sabi ko, ang ganda dyan. At gusto ko rin po na mag-imbestiga. Ayan. Yun lang ho. Then after that, wala nang usapan. Tapos may kwento ko lang sa inyo ano ho talaga nangyari. Then, doon sa Brothers Travelers, may nag-message po sa akin, hindi ko na babagitin ang pangalan, hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin ho yun. Then, after that, nag-reply ako. Pag-reply ko, nagulat ako, sabi sa akin, tinanong ako sa akin, sino yung mga kilala mong mga DDS vlogger? Ay, marami po, sabi ko. Then, after that, nagulat lang ako, tumawag po sa akin, sabi niya, sir, sabi niya, punta po kayo dito sa Davao. Sabi ko, for what? Anong reason? Pero maniwala po kayo sa akin sa hindi. Ayan, saksi po si MJ Mondihar. Biverify ko to. Binaverify ko tong nag-i-invite sa akin sa Davao. Tinanong ko, Sir MJ, kilala mo ba to? Tapos nung pinakita ni MJ, sabi niya, sir, sabi niya, Lods, okay yan, legit yan. Kaya bago ako tumungo doon, legit. Okay. Nung pagpunta po namin doon, mga kababayan, okay? Akala ko lang inimbitahan eh. Pagpunta namin doon,
Okay? Isa ho sa motibo ko, isa sa mga purpose ko, alamin ang totoo. Kasi yun, nadadawit po ang pangalan po ng mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte at saka po itong ating mahal na Mayor, Tatay Digong, ikinukonek po ito sa issue ng mga baril. So, yun ho ang goal ko. Gusto ko talagang malaman kung totoo nga ba o may katotohanan ito. Kaya po ako ay pumunta doon, nakapunta doon, sa biyaya ng Panginoon na bigyan kami ng pagkakataon. Ano ho? Again, pwede bang ibabalik? Teka, ibabalik ko lang po, yung video na nasa Glory Prayer Mountain kami, ano ho? Ito sasabihin ko sa inyo. Walang kasinungalingan ho ito. Nung nasa Prayer Mountain ho kami, inikutan po namin lahat yun. Wala pong tinago sa amin. Inikutan po namin lahat yun. Bakit may color coding? Yung Glory Mountain tayo, may color coding. May blue. May pink. May yellow. Sir, para sa ma'am, para saan po ba itong kulay pink dormitory ng mga babae? Magaganda, malalaking bahay, ito pong blue. Para saan po ito? Dormitory ng mga Bible school, Bible student. Blue. Itong yellow, mga worker. Ito magandang bahay na to. Kanino bahay ito? Sa mga administrator, sa mga namamahala. I thank you very much, Marilu Igarasia. Salamat po. Ngayon, matalas ho ang hindi ako nandoon para mag-enjoy ako. Hindi. Ang tinitingnan ko lahat ng angulo. Una ho sumagin sa isip ko, hinahanap ko yung mga allegation na sinasabi ho nila, Marlo Iragasi, shoutout po, hinanap ko, unang-una kong hinanap, mga kabayan, yung mga workers, promise, grabe, ang babait po lahat, grabe, lahat ng mga member, lahat ng nandoon, sobra pong babait nila. Mula po sa Kingdom, KOJC, ano po, tinur po kami for the first time, nakapasok po ako doon sa Kingdom, lahat na napuntahan po namin, ano ho, grabe. Ito, ano purpose namin doon? Upang malaman namin kung may katotohanan ba yung pinaparatang kay Pastor Apollo Quiboloy, kay Inday Sara Duterte at sa ating mahal na Tatay Digong. Bilang vlogger po, karapatan po natin malaman at ipahayag sa taong bayan yung totoo. Hindi po yung putol-putol. Okay. Doon sa Glory Prayer Mountain, ito. Ilabas po natin ulit. Ano po? Ilabas po natin ulit. Ano itong pruweba natin? Na kung saan, sabi ko nga ho, sariling video ko lang gagamitin ko. Kaya teka. Yung mismong video ko na po ang gagamitin ko. Yung kuha ko po doon. Na, kasi marami po akong video na kuha doon. Yung mismong aking video na po ang gagamitin ko. Para po, hindi ko nagagamitin yung sa iba. Kailan po, Nako, paano ba to? Ayaw palang ma-share. Sobrang haba ng
Ito, sige. Ito. Sige. Ilagay ho natin. Ha? Kailan ho, ha? Nagre-read pa ho, nagre-read pa. Sa madaling salita, mga kabayan, ito ho, sabihin ko na sa inyo. Bakit na ba ho dinadawi ni Inday Sara at ni Mayor, ni Tatay Dick, ni Pastor. Ito na. Bakit nga ba sila dinadamay? Kasi ho, sabihin ko na totoo sa inyo, gusto ho pag-interesan. Kasi pag itong lugar na to, na napakagandang lugar. Yan. Sa lugar na to, mga kababae, kapag ka magkasama, dito ho, dinadamay. Yan. Yung mga bulaklak ni Pastor. Ayan. Nilibot ko. Ayan, nilibot po namin kayo. Ayan. Walang mansyon dyan, ha? Ayan, oh. Ay, helipada, nakita nyo, ha? Ito yung video. Ito yung sinasabi kasi nila, again, ulitin ko, balik ko lang konti, ano? Ito po yung sinasabi po nila na helipad tabi ng mansyon at may tent. Ayan, o. Oh. Tumalik ako sa taas. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, ho, ah. Tumaas ako para makita ko, ho, yung area. Baka may mansyon, ho, sa taas. Ayan. Ano? Lakad ako dito. Ayan. Ayon. Oh. Dito raw ho sa kubong ito, sa nakikita niyong kubo na yan, dyan daw po kinakinaunsiling itong si ano, itong si Alias Rene. Ayan ha. O, ayan. O. Ganda no? Ganda ang pabulaklak oh. Bulaklak. Pinicture ko yung mga bulaklak. Ayan, no? Ayan. Baho yung video na yan. Ayan. Ito na. Dito. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan. So,
Nalaglag tayo, nagurgor. Nawala tayo, nagurgor. Nalaglag ko tayo, nalaglag. Naku, huwag niyang ginugurgur ka. Opo, nagurgur po tayo. So, yung pinakita ko sa inyo, mga kabayan, ayan, na ulitin ko ho. Yan po, isang ebidensya na kasinungalingan nitohong si alias Rene. Nakita niyo na ho siguro, mga kabayan, yung ating ebidensya. No? Sabi ko nga ho, puro kasinungalingan ho yung mga parata ho. Di ba? Puro ho kasinungalingan yung pong parata ho nila kay Pastor Kiboloy. Hindi ako miyembro ng KOJC, sabi ko nga ho, pero kung pinag-uusapan ang karapatan ng tao, sa marami nagtatanong, bakit daw hindi mga mainstream media ang inimbitahan doon? O yan, mga mainstream media, o bakit puro vlogger? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Bakit? Kapag inimbitahan ka ba doon, siguradong ilalabas ko ng mga vlogger, ng mga mainstream media, yung buong-buong pangyayari. Bakit pagka mainstream media ba ang naglabas niyan? Inimbitahan doon? Ilalabas ba lang totoo? Di ba? Sa vlogger ho kasi pagkakaiba ho sa amin, wala ho kaming mga boss. Wala po kaming mga boss. Hindi po kami dinidiktahan ng sino-sino na ito, ganito ilabas mo, ganito ang ipipalabas mo. Wala pong nagdidikta sa amin. Kaya pag kami ay naglabas, ano ho, eh totaling ilalabas po namin yung dapat ilabas. Yung dapat yung totoo lang. Hindi po kasi kami dinidiktahan. Wala nagdidikta sa amin dito. Okay? So, yan lang po mga kabayan. Abangan nyo lang po yung marami pa ako lalabas mamaya. Ayaan ko na ho mamaya. Alas 6 yata ng gabi ano sa SMNI together with MJ Mondihar ano ho, at kagabi si Boss Dada ho ang ano. Kaya yung mga nagsasabi sa amin na anong motibo namin bakit kami pumunta ron? Para po malaman ang totoo. Para malaman po natin at mailabas po natin kung sino ang nagsisinungaling, sino ho ang gumagawa ng kwento. Ano ho? Yan ho, isang karangalan sa amin na personal po kami na makapag-imbestiga dyan po. At naglalabasa na ngayon yung mga naninira kay Pastor Apollo Kiboloy, kay Inday Sara, ano? Sino ang paniniwalaan po ninyo? Yung puro lang ho sila sa studio nila at naninira sila na kaming mismong nakasaksi at nag-imbestiga at nakita po namin ang totoo, aba, hearsay po sila, kami, facts, evidence po ang hawak po namin. Sabi ni Russia, wala silang karapatan ng mga question. Ay, may nang question po, yung baklang lipunan. Tinago daw namin yung mansyon. Pastor Apollo Kiboloy, tinago daw namin, tinago daw ninyo yung mansyon, tinago daw namin yung mansyon, tingnan nyo nga sa amin, baka naiuwi ko na. Hindi daw ipinakita yung mansyon. O, yung sinasabi ko, hindi daw na ipinakita yung mansyon. Sa prayer, sa Glory Mountain, tinago namin yung mansyon doon sa Glory Mountain. Tinago ni Pastor Apollo Kiboloy yung mansyon sa Glory Mountain. Niloloko niya mga nanonood eh. Oy bakla, huwag mo lokohin yung mga nanonood sa'yo. Ipakita mo, i-search mo yung Glory Mountain kung may mansyon. Dahil never na-assign si alias Rene dyan sa Prayer Mountain. Never ho siyang na-assign dyan. Never siya ho pinagtrabaho sa Prayer Mountain. Ang kanya ho mandato is sa Glory Mountain. At inaamin naman ni Alias Rene, Glory Mountain po ako pinadala.
para po sa sanksyon sa pagtutuwid sa akin. O sa makatuwid baga, sa Glory Mountain hindi niya nakita na bumaba ang helicopter na may tent na may mansyon. Sabi ko nga ho mga kababayan, wala pong mansyon sa Glory Mountain. Wala rin po kung nakita na gun store sa Glory Mountain. O, baka doon nasa bulsa ko yung ano, yung may nakita ako doon, na ang nakita ko doon, yun pong mga napakababait na mga miyembro ng KOJC, nakita po namin yung mga nakasama mismo nitong si Alias Rene, na nagpapatotoo na doon siya nagtrabaho at hindi po sa Prayer Mountain. Anong ibig sabihin nun ito mga kababayan? Sinungaling! Nuknukan ng sinungaling itong si Alias Rene na pinaniniwalaan ni Senator Risa Hontivirus. Anong ibig sabihin nun ito? Anong ibig sabihin nito? Hindi lamang po tayo nagre-content ng video na may video na nakaraan na pinakita natin si Alias Rene na nagsasabing napakabait ni Pastor Kibuloy. Then, ito mismo, kami mismo nakasaksi. Di ba? Grabe. Ako na nagsasabi, tahas ako sinasabi, Senator Risa Hontivirus, sinungaling ang witness mo. Gusto mo, ikaw mismo pumunta dyan sa Glory Mountain. Ako, willing ako magpa-subject dyan. Kasuhan mo kami pag nagsisinungaling kami, kung may tinago kami. Glory Mountain, kung may mansyon, kung may baril, lalaban ho ko. Walang katotohanan, sapagkat ang katotohanan po, nakita namin, nasaksihan po namin. Sinungaling ang witness mo. Diadamay mo pa ang ating mahal na Vice Presidente. Dadamay pa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong-lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe. Matindi. So mga kababayan, at ito, abangan nyo po ito mamayang gabi. Ano ho? At again, ulitin ko ho, mamayang gabi, nasa SMNI ho tayo. Grabe. Yung iba ho doon, alos. Ito, paliwanag ko muna sa inyo. Naging worker din ho ako ng church. Hindi ako worker basta-basta. Full-time worker po ako sa isang church. I'm proud to be a Bible doc. Worker po ako ng church. Sa loob ho ng ilang taon, taon ho pinag-uusapan ha, habang nasa loob ho ako, wala po kaming sahod as a full-time worker in a ministry. Pero, nag-aaral ako sa Bible school. Pero worker po kami. Ano ba ang trabaho ng full-time worker? Soul winning, Bible studying, member ako ng choir, member ako ng prayer warrior noon. Marami akong member doon eh. Sunday school teacher ako. Marami ho kaming ministry na hawak. Pero wala akong sahod kasi naglilingkod ako sa Panginoon noon. Ngayon, kung halimbawa ako, pumunta ako kay Senator Cristo Tumeros, ako rin hindi ako pinapasahod dahil worker ako. Dole-dole, Department of Labor. Tama po ba yun? Magkaiba ho. May gobyerno po ang simbahan, may gobyerno po tayo sa pamahalaan, hindi ho pwedeng panghimasukan at sasabihin mo, worker ako, wala ako sahod. Naglilingkod ka nga as a worker eh. At saka ito, Senator Hontivirus, imbestigahan mo si Pastor Benny Abante. May mga worker din yan. Diba? Kaya sinasabi ko si Pastor Benny Abante, baptisuri niya, kasama namin. Isa ho kami, naging worker kami. Lahat ng mga worker ho dyan, mga kabayan, yung mga full-time worker, wala pong minimum na sahod. Honorario meron. Diba? Para ho alam po ninyo, magkaiba ho. Lahat, kahit katoliko, ganun.
Mga born again Christian ministry, malaki. Liban na lang ho doon sa mga teacher, yan may mga sahod diyan. Oy, mga teacher may mga sahod diyan. Pero yung mga full-time worker, kamukha ni ano ni alias Rene, ihingi ka ng sahod. Honorarium lang po 'yan. Ako nga wala nga kaming honorarium eh. Member nga lang ang nagbibigay po sa amin noon. Love gift kung tawagin. Kaya alam ko 'yan. O di ba? Kaya wag kami. Wag yun na kami paikutin. Diba? O, mga kabayan, paano ito? Ang oras na sa Pilipinas ay ganap ng alas 12.44 ho ng tanghali. Magla-lunch muna ho tayo. Shoutout ho nga pala kay Kenny Yangang. Ayan, Nesil Bation. Manicuristang Ilonga. Roelia Cadorna. Dorrels TV. O, sabi ni Dorrels sa TV, magkano bayad? Bakit, Brad? Binabayaran din kayo? Kayo binabayaran ba kayo? Ito, sabi niya, magkano daw bayad? Ha? Kami, nag-umpisa kami sa Palawan, umasok po kami kay Bantag, hanggang pumasok kami ng national usapan. Bakit sa inyo, Darrels, may bayaran ba? Ha? May bayad ba sa inyo? Tanong ko sa inyo ba may bayaran? Oh, ay, Ami Cabrera, shoutout po ah. Ayan, Cesar Tihada, may kalam shoutout po. Oh, tingnan nga natin 'to. Tingnan nga natin 'tong pumasok na 'to. Agad-agad? Ha? Bayad? Vlogger ba 'to? Huwag niyong mag-inspire, hanapin ko siya. Nawawala siya eh. Ano pangalan nun? Hanapin lang kita. Wala na, hindi ko na makita eh. Sa kanila ho yata mga kabayan, kapag pinagtanggol mo ang isang taong naagrabyado, bayad ka. Ganun ba yung paniniwala ninyo? Ha? Ibig sabihin, yung pagtayo-tayo ko sa rally, bayad din ako? Ha? Ganun ba gusto niyong palabasin? Yung pagsampa ko sa intiblado, bayad ako? Darrel Stevie, ano? Hindi ko na makita yung pangalan ni Darrel. Hindi ko na makita dito. Hinahanap ko eh. Hindi ko na makita eh. Yung mga nakakapagsalita ho na ganyan, alam ho nila, baka sila ho yan. Dito? Ako? Malabo yan. O, nasa na? Nawala na? Nawala, hindi ko na makita eh. Hindi ko na makita si Darrel. Wala, hindi ko na makita. Wala na. Sabi niya, no, malaki daw ang bayaran vlogger ngayon. Bakit? Tumanggap ka na ba? Darrels TV, tumanggap ka ba? Ba't alam mo? Ayan, ha? Sabi niya, malaki daw ang bayaran ngayon ng, sa mga vlogger. Tumanggap ka ba? Abiyahan niyo na ho. Patapos naman ho tayo eh. Malaki daw ang mga bayaran. Ha? Arkela Libok, Katerina Carancho, Tetroque, Ami Cabrera, shoutout po ah. Darrel Stevie, kahit mali, babalakutin pa rin. Talaga, pagbayad. Talagang gano'n, kahit pinapakita mo na yung ebidensya na walang mansyon sa Glory Mountain, talagang ganyan ang mga bayad. Kahit wala hong mansyon sa Glory Mountain, ipipilit nilang may mansyon at may baril. Wag mo dito sabihin yan, sabihan mo yan yung mga kabila. Dahil kami nakita namin sa Glory Mountain, walang mansyon. Ha? O, diba? Pesa nila Maligan, shoutout. Manuel Lim, Berger Gregorio, Maria Teresa Dizon, shoutout po. Ayan, Jimmy Cataluna, mega love, shoutout po. So, ayan ho mga kabayan, ha? Ayan lang po. At umabot na ho tayo sa takdang oras. Kaya ni Yang Yang, Felipe Fernandez, ayan, member po ako. Iba po yung FM ng W, member din. Ako sa nasa labas lahat po ng member na outside.
Okay, abangan niyo po ako mamaya sa SMNI. Ayan, at mukhang makakasama ko naman po sina, ha? Etong sina MG Mondihar at saka si kapatid na Admar. Ayan, mamaya ho yan, mamayang gabi. Ayan ha, tutuko kayo dyan. Dahil si Bicao na ang malaking bayad, ang prinsipyo binibenta mo. Watching live in Hong Kong, Lily B. Mariana. O, oh, ba, basta matapos na po ako magpapaalam. Ano, Arsene sa inyo, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-comment dito po, na lahat po nag-participate. At wala sawang na nanonood po sa Brothers Sabers, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po, muli, mag-ingat po tayong lahat at lagi natandaan, always God bless mga kababayan and always God first. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Shukran.